Kumusta po, Sir Jupiter? Sana po ay mapili niyo ang kwentong kababalaghan na mula sa totoong karanasan ng nanay ko noong kabataan niya. Itago ko na lang po siya sa pangalang Susie, panganay sa apat na magkapatid. Lahat po sila ay babae. Nakatira sa bukid sa isa sa mga lungsod ng Leyte. 9 taong gulang si Mama noon nang maranasan ang kakilakilabot na karanasang iyon. Dahil sa panganay sa magkakapatid si Mama, siya ang inaasahan sa mga gawaing bahay. Siya rin ang katuwang sa pag-aararo sa palayan ng kanyang ama, ang lolo ko na si Lolo Berting. Medyo estrikto si Lolo, kaya takot si Mama sa kanya. Isang hapon, inutusan siya ni Lolo na kunin ang kalabaw sa ilog para itali sa punong malapit sa kanilang bahay. Bilin ni Lolo na huwag siyang aabutin ng dilim sa daan dahil magluluto pa ng hapunan. Buntis raw noon si Lola at maselan ang pagdadalang tao nito. Madilim na, ngunit di pa nakauwi ng bahay si Mama, kaya naisipan ng Lolo na sunduin na lang siya. Habang nagkasalubong sila sa daan, kitang-kita sa mata ni Lolo ang galit. Malayo pa lang ay isinisigaw na nito sa pangalan ni Mama. Susi! Susi! Bakit ang tagal mo umuwi? Patawad po, Tay. Naglaro lang po ako saglit sa ilog. Nilubos na raw ni Mama ang pagkakataon. Naglaro siya dahil minsan lang niya itong magawa. Hindi niya ma-enjoy ang buhay ng isang bata dahil sa dami ng trabahong ibinibigay sa kanya ng mga magulang niya. Pero hindi raw tinanggap ni Lolo ang paliwanag niya dahil makitid ang pag-iisip nito. Biglang hinablot ni Lolo ang tuyong sanga na nakabagsak sa lupa at walang pagdadalawang isip na inihampas ito kay Mama. Tinamaan ang ulo ni Mama na tumulo ang dugo mula sa natamong sugat. Dahil sa nangyari, umiyak siya at tumakbo pauwi ng bahay. Nagka-trauma siya dahil sa nangyari. Hindi naman daw kasi nananakit si Lolo, puro galit lang. Pero nung araw na yun, pinagbuhatan na siya ng kamay. Nang nakarating sa bahay, agad siyang pumasok sa silid. Humagulgul siya para ilabas ang takot at sama ng loob na naramdaman. Narinig raw ni Lolo ang kanyang pag-iyak, kaya pinuntahan siya sa kwarto. Galit raw na humahangos si Lolo. Hinanap niya agad si Mama upang disiplinahin. Pumunta siya sa kwarto at hinagilap si Mama, pero hindi niya nakita. Hinanap niya rin sa buong bahay, pero hindi nakita si Mama. Makalipas ang ilang oras ng paghahanap, kumalma si Lolo. Napalitan ang galit niya ng pag-aalala. Nagsimula nang magtanong si Lola kung ano ang nangyari, kaya ikinuwento ni Lolo kung bakit siya nagalit. Nagtaka rin si Lola kung bakit nawala si Mama. Naisip niyang tumakas si Mama dahil nakauwi na si Lolo. Pero dahil nag-alala na sila, nagpasya silang bukas na hanapin si Mama. Baka raw nakitulog sa mga kaibigan. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, umalis na agad si Lolo para hanapin si Mama. Kung saan-saan siya nagpunta pero hindi niya makita si Mama. Kung sino-sino na ang tinanong pero walang nakakita. Isang lugar na hindi pa niya napuntahan, ang taniman ng kamote. Habang papunta siya roon, naaninag niya ang kulay ng tela na katulad ng suot ni Mama.
nahalo sa dahon ng kamote. Kinakabahan na si Lolo kung ano-ano ang tumatakbok sa isip niya. Mabilis niyang nilapitan ang mga kamote at hinawi ito. Nakita niyang naroon si Mama, nakagapos sa mga kamote. Napahagulgul si Lolo at sobrang nagsisisi. Niyakap niya si Mama kasabay ng paghingi ng tawad. Habang hawak niya ang kamay, napansin ni Lolo na mainit pa ito, kaya inisip niya na buhay pa si Mama. Nagmamadali si Lolo na iuwi sa bahay ang katawan ni Mama. Biglang nag-iyakan sina Lola at mga kapatid ni Mama nang makita siyang walang malay. Dinala agad ni Lolo sa ospital si Mama para maisalba pa. Pero idiniklara ng doktor na patay na siya dahil wala na raw siyang pulso. Nagmakaawa si Lolo sa doktor na buhayin pa si Mama. Umiiyak niyang sinasabi na hindi pa ito patay. Naisip raw ni Lolo na baka naengkanto si Mama dahil uso noon ang pangunguha ng mga tao, lalo na ang mga bata. Walang nagawa si Lolo. Inuwi niya ang labi ni Mama sa bahay at pinaglamayan ito. Isang linggo na ang lamay. Pero nagtataka si Lolo dahil hindi raw naaagnas ang katawan ni Mama. Hindi naman ito naimbalsamo dahil wala silang pera. Isang buwan na ang lumipas at walang pagbabago kay Mama. Lalong tumindi ang suspetsa ni Lolo na naengkanto si Mama, kaya ipinaalam niya ito sa kanyang ama na may alam sa panggagamot sa pamamagitan ng sulat. Mabilis na dumating si Lolo Jose, ang ama ng lolo ko. Ibinalita ni Lolo Jose na humihingi nga raw si Mama ng tulong sa kanyang panaginip. Dahil sa sobrang pag-aalala ni Lolo Jose, kahit walang masakyan, pumunta siya. Kabilang baryo at may kalayuan ang lugar ni na Lolo Jose, pero nilakan niya iyon para lang makarating kaagad. Ikinwento niya rin na habang naglalakad siya sa tabing dagat, may naaaninag siyang lalaking nakaputi at nakakasilaw ang liwanag nito. Tinawag siya nito at pagkalapit niya ay nagsabing, "Gawin mong alay ang tinapay at tubig para maibalik ang apo mo ng buhay." Ang kanilang pinaglalamayan ay katawan lamang ng saging. Matapos tanggapin ni Lolo Jose ang binigay ng lalaki, ay bigla na lang itong nawala. Nagmamadali nilang inilatag ang alay. Ang tinapay ay inilagay sa bandang ulunan at ang tubig ay ibinuhos sa buong katawan. Ang natira ay ipinainom kay Mama. Nakapalibot din ang maraming kandila sa labi habang nagdadasal sila. Lumipas ang isang linggo, nagising si Mama. Ikinagulat ng lahat ang nangyari. Naupo si Mama mula sa pagkakahiga at humingi ng tubig dahil nauuhaw raw siya. Nagmadali namang kumuha si Lolo at pinainom siya. Ikinagulat din nila nang magtanong si Mama, "Sino po kayo?" Lumipas ang ilang linggo. Bumalik na ang alaala ni Mama. Tinanong na rin siya ni na Lolo kung ano ang nangyari sa kanya. Ikinuwento na rin ni Mama ang lahat ng natatandaan niya. Nung inutusan daw siya na kunin ang kalabaw sa ilog, biglang may lumitaw na kotse. Nakasakay ang isang babae at isang lalaki. Pinasasakay siya, pero tumanggi siya dahil magagalit daw ang tatay niya.
Nang pumasok daw siya sa kwarto, lumitaw ulit ang kotse. Tumagos ito sa dingding ng bahay. Inaya siya ng babae na sumama sa kanila. Dahil nakitang galit si Lolo, sumama siya sa kanila. Lumipad raw ang kotse at nakarating sila sa isang lugar na sobrang ganda. Pinasyal sa roon. Makikinang na puro kristal at ginto ang makikita sa paligid. Makalipas ang isang buwan, ay inimbitahan siya sa isang handaan. Maraming pagkain, pero ang ipinagtataka niya, bakit puro kulay itim ang babae? Sabi ng babae, kumain ka na para maging katulad ka na namin. Muntik na raw niyang maisubo ang pagkain nang may narinig siyang mga pamilyar na boses na nagdadasal. Narinig niyang nagsasalita ang tatay niya at si Lolo C. Nagmamakaawang bumalik na siya. Ngayon, 55 years old na po ang mama ko, Sir Jupiter. Matagal na itong ikinikwento sa akin. Salamat kina Lolo Jose at Lolo Berting ko dahil hindi sila pinanghinaan ng loob at naibalik nila si Mama. Sa Mama ko, mahal na mahal po kita. Sir Jupiter, thanks po in advance kung ito'y inyong mapiling i-ere sa inyong channel. God bless po. At maraming salamat. Mula kay Jules Toel. Aswang sa Sayawan. Kumusta po, Sir Jupiter? Sana po'y muling mapili at maitampok ang karugtong ng totoong karanasan ng kwentong kabalaghan at katatakutan ng aking ina. Ako po ulit ito, si Jules. Lumipas ang ilang taon matapos ang nangyari sa kanya nung bigla siyang nawala dahil kinuha siya ng mga engkanto. Ngayon, dalaga na silang apat na magkakapatid. Itago na lang natin sila sa pangalang Josie, pangalawa sa magkakapatid, 14 years old. Sheila, pangatlo, 13 years old. At ang bunso ay si Jessin, 12 years old. Si Mama naman ay 15 years old na, isang taon lang ang agwat ng mga edad nila. Ang kwentong ito ay tungkol naman sa karanasan nila sa aswang. Dahil sa bukid sila nakatira, talamak ang ganitong kwento at pangyayari, mga totoong karanasan. Dahil dalagita na sila, nahihilig na rin sila sa sayawan lalo na't pag may piyesta sa katabing sityo. Si Mama ko lang ang hindi mahilig dahil siya ang pinakamaliit sa mga kakapatid. Kaya mahiyain siya. Nung araw na yun ay nagpaalam sila sa kanilang mga magulang at pinayagan naman sila. Ayaw sanang sumama ni Mama dahil nahihiya nga siya, pero dahil siya ang panganay, pinilit siya ni Lolo Berting na samahan ang mga kapatid niya lalo pat gabi na. Nang gabing iyon ay umalis na sila. Madilim dahil wala pang kuryente sa kanilang sityo. Ngunit sa kabilang sityo ay mayroon na. Sulu ang ginagamit nilang tanglaw sa daan. Habang naglalakad sila, nakaramdam si Mama na parang may sumusunod sa kanila. Pero ang tatlo niyang kapatid ay parang hindi nakakaramdam. Parang may malaking ibon daw na palipat-lipat ng puno para dumapo.
Dahil sa sobrang tuwa nila sa sayawan, dire-diretso lang ang lakad ng tatlo, pero si Mama ay nangangamba na. Nang makarating na sila sa sayawan ay walang sinayang na minuto ang tatlo niyang mga kapatid. Sumampa agad sa sayawan para makasayaw. Habang nagsasayaw ang magkakapatid, si Mama ay nakaupo lamang sa isang tabi. Nakatingin lang sa kanyang mga kapatid na nag-e-enjoy sa pagsasayaw. Kahit anong pilit ng mga kapatid niya ay ayaw talaga ni Mama na sumayaw dahil ikinahihiya niya ang kanyang height. Lumipas ang mga oras habang nanonood lang siya sa mga nagsasayawan, may napansin siya sa may kalayuan. Madilim doon at mapuno pero may naaaninag daw siyang tao pag tumatama ang ilaw sa parteng iyon. Saktong medyo malakas ang ilaw na tumama sa gawing iyon, kaya kitang-kita niya yung taong nagtatago sa likod ng puno. Nang hilakbot si Mama sa kanyang nakita dahil nanlilisik ang pulang mata nito at naglalaway habang nakatingin sa kanya. Nang oras na yun ay kinakabahan na siya at di na mapakali. Dali-dali niyang sinabihan ng mga kapatid na uuwi na sila. Pinagpawisan na ng malamig ang buo niyang katawan dahil sa sobrang kaba. Buti na lang pumayag agad ang mga kapatid niya na umuwi na dahil natakot rin sila sa ikinuwento ni Mama. Naghanap agad sila ng mga tuyong sanga ng niyog na gagawing sulo habang naglalakad. Habang binabaybay nila ang daan sa palayan, ay may naririnig silang malakas na pagaspas ng malaking ibong palipat-lipat sa mga puno. Umaalingaw-ngaw ang ingay nito sa paligid na kagaya ng wakwak. Para maibsan ang kaba nila, isa sa mga kapatid ni Mama ay pabirong sumigaw ng, "Malaki naman ang ano mo!" Mas lalo raw nang wala ang ibon dahil sa ginawa ng kapatid ni Mama. Bigla raw namatay ang sulo nila. Mabuti na lang ay malapit na sila sa bahay. Kumaripas sila ng takbo papasok ng bahay dahil sa sobrang takot at kaba. Nakalimutan ni Mama na isara ang lock ng pinto ng kusina. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto nila. Maya-maya pa'y may narinig siyang bumagsak sa tapat ng bahay nila. Inisip niyang isa lang itong bunga ng niyog na bumagsak. Tahimik na ang paligid. Nakatulog agad ang mga kapatid ni Mama dahil sa pagod. Maya-maya ay may narinig siyang naglalakad ng paikot sa labas ng kanilang bahay habang humuhuni na parang malaking ibon. Kinabahan na raw si Mama. Naalala niyang hindi nakalak ang pinto sa kusina. Biglang lumangit-ngit ang pinto na parang may nagbubukas nito. Sinilip niya ito at kitang-kita niyang dahan-dahang pumapasok ang mahaba at matutulis na kuko. Maya-maya pa ay sumunod niyang nakita ang kalahating katawan ng aswang. Napasigaw siya ng sobrang lakas nang makita na niya ang mukha ng aswang. Namumula ang mga mata nito at sobrang tanim kung tumingin sa kanya at naglalaway ang bibig na may matatalas ng ngipin. Napasigaw raw si Mama ng malakas. "Tay! Nay! May aswang!" Pagkatapos ay hinimatay raw siya. Kinabukasan ay nagtanong raw si Mama
kung ano ang nangyari sa aswang. Sabi raw ni Lolo Berting, kumaripas raw ng alis nang habulin niya ito ng machete. Matapang si Lolo Berting. Hinabol pa raw niya sa labas ng bahay ang aswang. Pinagtataga ang mga puno ng saging para makita ito pero hindi na raw nagpakita ang aswang. Marahil daw ay natakot sa dala ni Lolo na mahaba at matalas na machete. Sinabihan rin si mama ni Lolo na sa susunod ay huwag nang aalis kapag hindi siya kasama. Muli, maraming salamat po Sir Jupiter kung maitampok ito sa inyong YouTube channel. God bless po sa inyo.